Marami ang nagabang sa Grand Caravan ng Unity Team sa Zamboanga City. Hiyawan ang mga dumalo nang lumabas si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Mag-isang nangampanya si Marcos, ang kanyang running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte, naghahanda raw para sa kampanya nila sa Davao Region. Mula airport, binaybay ng caravan ang Artelim Boulevard hanggang Barangay Tetuan, kung saan libo-libo ang nag-abang. Ayon sa isang taga-suporta, malaki ang tiwala niya sa plataforma ni Marcos at Sara Duterte. Layunin nila na mabuksan ulit ang Bataan Nuclear Power Plant na siyang bibigay ng nakikita kong kaginhawaan natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon na naghihirap tayo dahil tumataas na ang power rate. Sa dami ng tao, may mga hindi nakapasok sa Summit Center na venue ng campaign sortie. Sa tantya ng pulisya, aabot sa 15,000 ang dumalo. Pero para sa organizer, higit 100,000 ang sumama mula sa caravan at sa aktual na rally. 15 to 20,000 is normal. But what makes it extraordinary is the, at the very least, 120,000 participants in the Grand Caravan. Ayon pa kay Katong, malaki ang pasasalamat niya na pinaunlakan silang isagawa na ang Grand Rally sa Zamboanga City bago pa mag-Ramadan, na isinagawa isang araw matapos ang Grand Campaign Rally sa Isulan, Sultan Kudarat. Samantala, nadagdagan pa ang mga partido na sumusuporta kina Marcos at Duterte. Inendorso na sila ng Nacionalista Party sa ilalim ng NP President, dating senador at negosyanteng si Manny Villar. Ayon sa pahayag ng NP, naniniwala silang makatutulong ang Marcos-Duterte tandem para mapagbuklod-buklod ang bansa at makabawi hindi lang sa pandemic kundi maging sa hidwaan sa politika. We're very happy every time meron tayong nakukuhang suporta, lalong-lalo na sa pinanggalingan naming partido na Nacionalista Party. At mabuti yan, at lahat ng kaibigan at lahat ng akalyado ay ngayon mukhang nagsama-sama na. Matapos ang Zamboanga sortie, lumipad na patungong Davao si Marcos. Queenie Casimiro, ABS-CBN News.